It's me, Faye Vargas, and welcome back to my channel. So for today's video, I'm planning to make a full-faced makeup look. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong look ang gagawin ko. So ayun, nakapag-decide na nga ako sa kung anong gagawin kong look for today. So madalas ko itong nakikita sa TikTok. So ang video natin for today will be transforming myself into an e-girl. So e-girl, so hindi ko alam din kung ano yung e-girl. Actually, hindi ko talaga alam kung ano ba yung e-girl na yon. So nakikita ko lang talaga siya sa TikTok. Pero ang first impression ko talaga sa mga e-girl is parang ano, emo, punk, pero aesthetically pleasing naman siya. So ayun, hindi ko pa rin talaga alam kung ano yung e-girl. So kumonsulta tayo sa ating kumareng Google. So let's see kung ano ba talaga yung e-girl. An e-girl is a species of emo usually found on TikTok but commonly spends time on Tumblr. Can be found wearing pink eyeshadow with a large wing, little hearts under the eyes, and a blush nose. So pink eyeshadow, tapos large wing, little hearts under eyes, and blush nose. And first time ko lang kasi gagawin talaga tong e-girl transformation na to. So, bahala na po! Kaya before ako mag-start, is gusto ko na kayong pangunahan na hindi po ako makeup professional, okay? So bahala na po sa kakalabasan ng video na to. And hindi din ito tutorial, so parang gusto ko lang pakita sa inyo kung paano ko ba itatransform yung sarili ko into an e-girl. So kasalanan lang talaga to ng quarantine na parang sinusubok niya yung pagiging makeup vlogger ko. So let's go na nga kasi ayoko na dito sa bare face ko, kaya let's start. So dahil nga sa transformation ito ng pagiging e-girl, so hindi lang makeup look yung gagayahin natin, kundi yung pati yung outfit nila. So nag-search din ako sa Google ng mga outfits ng e-girl. So napansin ko na mostly black and white yung combination ng mga damit nila. So meron ako ditong mga hinandang damit na pwedeng mag-fit sa mga e-girl outfit. So nag-mix and match lang ako ng mga damit ko dito. And sobra akong napaproud dito sa mga damit kong nandito kasi mostly galing siya sa Ukay-Ukay. So, papakita ko sa inyo. Opo. So, for my top, so, wait lang, pabaligtarin ko lang. Nag-search ako ng mga damit ng e-girl, paraging ano, parang, yung may black and, ay, pwede pala itong damit ko. May black and white na parang stripe na parang long sleeve. Tapos, may black na nakapatong. Pero wala akong ganong damit. Yung magkaduktong na siya. So, magagawa na lang ako ng parang alternative na ganun. So, magpapatong ako ng dalawang damit para mapalabas yung ganung look. Pwede din pala tong damit kong to, tapos hinanda ko pa tong top na to. So parang siya yung sa inner. Ayan. Kasi may ganito siyang sleeves. So, ayan. So itong next is Itsupo. Ayan. So, ano kalagay? 1990s friend. So, ayan siya ganyan. Para siyang crop top, tas ganito yung dulo. May mga ganyan-ganyan. And ito is galing to sa Ukay-Ukay, sa Les Consumo. So, nabili namin siya dyan sa Ukay-Ukay sa Tanawan. So, si Mama ang nakahanap ng damit na to. So, ayan. Magkano nga ito, Ma? Ito, yung damit na napili mo sa Ukay. Ito. 50? Tapos, sa palda is ito, galing dito sa Ukay-Ukay. And mga kaklasik ko yung kasama kong bumili nito. So, ito siya. So, siguro nakita nyo na to sa isang picture ko. Kasi nagamit ko na siya sa photoshoot nung may roses akong ano. So, ito yung gamit kong palda na galing din siya sa Ukay-Ukay. So, ayun siya. Ito ay hindi rin lalagpas ng 100. Nakalimutan ko yung price niya. So, may palda. So, lalagyan ko siya ng belt na ganito. So, ayan, ganyan yung style niya. May mga bilog-bilog. So, ayan. Tapos, may chain. Nasa ba yung chain nito? Ayan, nagbuhol na. Ayan. Basta may chain siya. Ayusin ko na lang mamaya. Ito, fit to sa mga e-girl na outfit. Tapos, bala ko din sigurong gamitin tong aking parang fishnet na socks. Ayan, basta ganyan siya, oh. Alalalala. Basta ganyan. Para kompleto na po ang ating outfit. So, pati sapatos. So, gagamit na din ako. So, itong gagamitin kong shoes. So, ayan siya. Para siyang combat shoes.
ito ay galing lang din po sa Ukay. So, nabili din namin ni Mama. Magkasabay ito at saka yung blouse na black. So, galing din siya sa Ukay, guys. Ang original price niya is 400 plus. Pero nung bumili kami, naka-ano kasi siya, naka 20%. Kaya, ayun, nakuha namin siya ng mas mura. So, init. Ang init, guys. So, mag-start na nga tayo sa makeup. So, magsusuot lang muna ako nitong headband. Init. Tinapat ko na yung electric fan dito. Ano kayo yung banas? Ang pangit ko pag walang makeup. So, ayun, mag-proceed na nga tayo sa makeup. Pero before tayo mag-start, please make sure na bago kayo maglagay ng makeup sa mukha nyo is malinis yung kamay nyo. So, lalo na sa mga panahon ngayon, kailangan nyo lagi mag-sanitize ng kamay. So, yung mga brushes ko is nandito. So, hinanda ko siya nung isang araw para magamit ko today. Tapos, yung mga makeup ko is nakalagay siya dito. So, before ako maglagay ng makeup, so, maglalagay muna ako nitong Lux Organics na Hydro Firming Mist. So, for the base ng aking makeup, so, gagamitin ko tong Careline Oil Control Liquid Makeup. So, ayan, in the shade Natural. So, maglalagay lang ako dito sa aking kamay ng konting amount. For my concealer, so gagamitin ko tong Maybelline Fit Me Concealer. So, kukonceal tayo ng mga sumpa sa mukha. Saka yung eye bags ko, laki-laki. So, isiset ko nga yung face ko using this Quad Cosmetics na You Can Face It Press Powder with Vitamin E. So, sobrang thankful ko lang talaga sa Squad kasi pinadala nila ako ng madaming makeup. Kasi kung wala yung Squad na mga makeup ko dito, hindi ako maiinggan yung magawa ng mga makeup video. Kasi hindi naman ako kompleto sa mga gamit ng makeup na yan. So, hindi naman ako mahilig sa makeup din. Pero dahil sa mga binibigay nila, naiinganyo na din ako mag-makeup ng mag-makeup. People change. So, baka sa susunod, kung ano-ano ng makeup ang mabili ko. Ayan, medyo paunti-unti tayo nagiging tao. So, ayan, tapos na tayo sa base ng ating makeup. So, pupursin tayo sa next and hindi ko alam kung anong susunod ko. Kung kilay ba or mata agad. Kalat ng kilay ko. Hindi kasi ako nagpapaahit. So, ang next nga is magkikilay na nga po tayo and I'll be using this Quad Cosmetics na Brow Game Eyebrow Pencil. So, ayan. In the shade brown. So, ayan siya. So, ganyan yung ano ng Squad. Tapos may brush, may spoolie. So, a few inches later. So, ayan, tapos na nga ako sa kilay ko. So, medyo natagalan ako sa kilay ko kasi hindi talaga ako marunong magkilay. So, magpo-proceed na nga po tayo sa blush muna. So, bago yung eye makeup ko. So, sabi nga ni Google, diba, excessive amount of blush daw yung mga e-girl. So, papaputukin natin po ang aking pisngi. So, nawawala yung blush on ko na Vice Cosmetics. So, ito na lang yung gagamitin ko na blush on. Galing dito sa palette ng Careline na Play to Slay. So, ito. Yung dalawa. Excessive amount of blush.
So, ayun nga, napansin ko nga din sa mga e-girl na makakapal yung blush on nila. So, dito sa may pisngi hanggang dito sa nose bridge. So, merong blush on. So, lalagyan din natin. So, let's proceed sa eye makeup. And hindi ko alam kung ano gagawin ko. So, lalagyan ko din ng parang color pink yung aking lower lash line. Proceed na tayo sa eyeliner. So, ito yung gagamitin ko. So, Blight Cosmetics by Carelina Eyeliner Duo Stamp. So, magagawa na nga din ako ng mga iba't ibang kung ano-ano man dito na ano ng e-girl. So, bahala na kung anong magawa ko dito. So, ito yung mga gusto kong part, yung eyeliner. Kasi alam niya naman, eyeliner is life ako. Sana pantay po, ano po? Ah, parang hindi na pantay. So, ayan, tapos na ako sa aking eyeliner. And then, maglalagay ako ng parang nakabaligtad na triangle dito. So, dito sa kabilang mata, magkabilang mata. Tapos, siguro mga heart. Tapos, gagamitin ko din tong stamp na star dito sa Blight na eyeliner. So, parang hindi ako nag-curl ng lashes, no? So wag na din. Wala naman pala akong i-curl. Kasi ang ikli ng ano ko eh, lashes. So, ituloy ng start. Tapos, napala ko yung heart. Ayan. Pero bahala na yan. And then, siguro maglalagay ako ng parang fake na freckles. So, So, medyo i-contour po natin ang aking face gamit itong Squad Contour and Blush Spill the Tea. So, maybe to me. And to add some highlights, so gagamitin ko tong Vice Cosmetics na Aura Glow in the shade Splendid. So, ano po ang aking cellphone? So, nandito na nga tayo sa panghuling step. So, dito sa aking lips. And ang ilalagay ko is itong Squad Cosmetics na Lip Tint in the shade Grace. Tapos, papatuhan ko ng powdery matte tint ng Gianna Lip Colors. So guys, dapat hindi ko nalalagyan ng eyelashes yung mata ko, pero para kasing may kulang, diba? Pero meron ako ditong gantong lashes. So, ito yung mga mumurahing lashes na mabibili mo na sa tabi-tabi. So, ito lang yung meron ako dito. So, pagtsatsagaan na lang din po natin siguro. And gagawin ko na lang siya off-cam kasi medyo hindi ako magaling sa paglalagay ng eyelashes. So, I'll be right back. Yeah, going eight like nigga, move out the
guys, ang kinalabasan ng ating e-girl transformation. So, I had so much fun doing this look. So, ayan! Proud naman ako sa sarili ko sa kinalabasan itong look natin today. So, ayan, naglagay na din ako ng falsies. So, napagtiyagaan ko yung mamuraheng falsies dito. Tapos, hindi ko na rin ilagay yung black na top kasi parang medyo ano na siya sa palda ko eh. Medyo mahaba din yung blouse. Tapos, ito ay high-waist yung palda. So, parang medyo hindi match. So, ayan. Hinayaan ko na lang na ganito yung top ko. So, maganda naman. So, ayan. Tapos, tinupi ko lang siya. Tapos, sinuot ko lang tong aking bucket hat. And then, ayan. Ayan na po ang kinalabasan ng ating e-girl transformation. So, kung meron pa kayong mga makeup look na gustong ipagawa sa akin, so, just comment down below and titignan natin kung kaya ko ba. And dito na nga nagtatapos tong video na to. So, thank you guys for watching this video. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And see you in my next one. So, bye! Bye!